waves cut through me, hypnotized. Unang-una po sir, yung COVAX, nag-expect po tayo ng 3.5 million po na vaccine galing po sa COVAX. Ito po sa AstraZeneca at saka sa Pfizer. And then meron po tayong darating na, ano, na 600,000 na donation plus yung ating procurement this coming, ano, sir, this coming March na 1 million from the DOH. So kumakita po natin na Mr. President, talagang manipis po tayo sa, ano, sa first quarter kasi total lang po niyan is 5.1 million. Kaya po talaga pong tayo po ay nagkakaroon ng negotiation with the British government and also with China and also with the India and also with Russia na kung pwede po madagdagan itong, ano, itong first quarter na, ano, po natin. Especially po na kailang-kailang po natin na mabakunahan yung more or less 1.7 healthcare workers plus yung mga, ano po natin, mga vulnerable communities and senior citizens po. So ito po ang medyo talagang malaking problema po natin dahil po talaga yung sa global, ano, global demand, napakababa po ng, ano, ng ating supply sa first quarter. And then madadagdagan po yung, ano, yung sa ating sa second quarter, meron po tayo na more or less 6 million plus galing po sa COVAX. At meron din po 5 million sa ating mga procurement at nagtototal po yan ng 24.1 million na doses sa second quarter. And then ang main volume po ng ating mga, ano, mga procurement at saka yung sa COVAX ay darating po ng third quarter at saka fourth quarter. So yung ating planning po sa ating vaccination, ang major rollout po talaga natin will be coming from the third quarter and fourth quarter. That's why yung ongoing negotiation po natin sa mga ibang vaccine ay kailangan po na inanong po namin na kung pwede sila magkaroon ng early delivery. At nag-negotiate din po tayo kahit mapamahal ng konti, basta ma-early delivery lang po sila ng second quarter at saka po ng first quarter. Yun po ang ginagawa po natin, technique, ino-offset po natin ng prices na, ano, yung kanilang price. Dadagdagan po yung prices para mapaaga po kasi mas maganda po yung mas maaga siya ma-offset natin yung, ano, yung increase ng price. Yun po ang, ano, yun po ang parang ito na po ang lahat ng ano po natin na we are expecting to receive 161 million doses by the end of 2021. Next slide please. So ito po yung, ano, yung ating update ng negotiation natin po sa ating mga terms of negotiation. Sa AstraZeneca po, ito po, nagkaroon na po tayo ng supply agreement na nagkaroon na po ng advance payment ang ating mga, tinatawag natin sa tripartite agreement, ang ating mga private sector at saka po yung, ano, yung ating mga LGUs. So meron na po tayong secured na 17 million na tinatawag natin doses. And then kangina sir, more or less 3.5 hours kami nagkaroon ng kanginang umaga. Nagkaroon po kami ng marathon na ng Moderna, marathon na negotiations, finalizing the language of the site supply agreement. So may mga 3 agreements na po kami pinapolish in terms of yung sa indemnification at saka po yung mga terms of delivery. One question. Yung pinapagawa nila ng mga agreements, the documentations, general lang, the documentations would also include the indemnity. Yes sir. Actually sir, yun sir, talagang medyo tedious kasi talagang ang gusto po talaga ng mga ibang manufacturer full blanket authority tulad po ng ano ng mga full blanket absolution. Opo, kasama po doon kaya po medyo nag-ano po tayo dahil kasi po yung Senado at saka sa kami po yung point of view po natin na hindi po ganun ka talagang parang full blanket dahil kasi po yung tinatawag natin yung good manufacturing practices kailangan pa rin po ma-maintain din po yun kasi yung lahat ng mga ano yung mga fault nila through gross negligence at saka tinatawag nating willful neglect dapat po talaga ano po yun hindi po natin kasi jurisprudence po ng anon po ng ating ano ng ating state na dapat pangalagaan po natin ang ating mga mamamayan sa mga tinatawag nating malpractices po. Malpractices kung na-deliver na yung vaccines not before, how about the malpractices and negligence
of, for example, AstraZeneca, Moderna, wala tayong laban. So yun po sir, yun ang inano po nila na talagang absolute po yung ano, yung kaya po nagkakaroon po talaga tayo ng ano, ng tinatawag nating napatagal na negosyasyon, kasi siyempre po ang ano rin po natin na we have to protect din po yung health and po ng ating ano, kasi po yun lang po kasi ang ano namin, dapat malaman po ng mamaya na tsaka ng mga manufacturer na this state cannot waive yung ano, cannot waive yung ano po, yung tinatawag na blanket immunity. Na ang ano po natin ay yung malpractice at saka willful neglect. Kasi unfair po sa atin na sa isang manufacturer na i-ano natin yon, na isusurrender po natin yon, dahil parang pagka nangyari po, may nangyari na meron silang malpractices. Parang kawawa naman po yung ating mga mamayan na talaga po ano, talagang mahihirapan po na makapagano po ng indemnity. Though, meron po tayong indemnity fund, pero dapat fair and square, dapat sa negotiation table, it is a fair for us na, no, na ilaban natin sa manufacturer na kailangan fair din po sila. Na kailangan i-maintain din po nila na yung specification na required na i-deliver nila na vaccine is also safe and effective. Kung ano po yung ano, yung in-order po natin, dapat po yun ang ibigay nila. So, go ahead. Yes, sir. Kaya po sir, papasalamat sir tayo sir sa, ano, sir, sa Senado. Sa pumuno sir ni Senator President Soto at saka sir Senator Bongo at Senator Angara, na yung talagang yung Senate Bill isa landmark, Senate Bill 257 at saka yung House Bill number 8648 na ano po ni Speaker Velasco, ay ito po yung mga landmark na ano, na mga legislation na really intend to protect not only the manufacturers but also the vaccinee, considering that meron allocated tayo na ano sir na indemnification fund kung just in case na ma-hospital or merong tinatawag tayo yung adverse effect. So lahat po protektado nito po. Ibig sabihin pati po lalo na yung mga manufacturer kung natatakot po sila because of the adverse effect. Ito pong spirit ng ano, ng spirit ng Senate Bill will fully give them the protection while we are doing everything in good faith to serve the humanity and save our people from this pandemic. Sir, nag-meeting po kami kagabi kasama po si Secretary Duque at saka ang nag-facilitate po si Yusek Borja. Nag-usap po ang Chinese side at saka po yung Philippine side. Yung preparation po ng mga documentary requirements kasi po yung mga tinatawag natin mga export permit, yung mga acceptance ano, dito pa acceptance. Inaayos na po, so para po yung ano, yung target date po natin na maihabol po natin sa February yung bakuna na napangako po natin na darating ay ihahabol po natin. So yung po ano, yung po mga documentary requirements ng Government of the Philippines at saka yung Chinese Embassy at saka po yung requirement na documentary requirement ng Sinovac ay inaayos na po at most likely po within 2 to 3 days maayos na po lahat para po sa pagdating po ng ano ng ating ano. Nasabi po ay military aircraft po ang gagamitin para one hole na po itong ano yung 600,000 po na darating po. Most likely po ang ano po natin is within this week. So yung rollout plan po ay nailatag na po ni Secretary Vince Dizon. Nakausap na po niya yung mga ibang ano, yung mga ibang si Jose Cabotaje at saka ang DOH. Kasi marami pong mga mayor katulad po ni Yorme at saka kami po magbo-volunteer po kami na talagang to have yung building na confidence, magpapakuna po kami. Dahil kasi po talaga ang ano namin, ang ano natin, safe naman po yung Sinovac. Dahil sa rollout po ng Turkey at saka Indonesia, ang priority po talaga healthcare workers, yung aged 18 to 59. So, ni-roll out po ng Turkey yan, more or less ngayon po sa Turkey, mahigit na 6.5 million na po ang na-roll out na Sinovac po ang ginamit. Yung presidente po ng Turkey, nagpabakuna po siya. Lately nga po, yung ano po, yung leader po ng Hong Kong, na 64 years old, nagpabakuna po din po nung isang araw. Kari lang. Sa Sinovac din po yon. Kaya po, maano po na, si President Widodo, Sinovac din po ang nagano po doon. Kaya po, inano po namin sa mga ating mga mamayan, yung mag-alay ng fear, na talagang ito pong Sinovac, ay ano po, safe and effective po ito dahil kasi approved na po ito ng FDA at saka 91% naman to sa Turkey. At nakita natin medyo mababa lang po talaga doon sa, ano, sa
healthcare workers kasi yung sa Brazil strain maano po yan eh mahirap din na isolve yung ano eh kasi talaga po natin yung Brazil isa sa mga tinatawag nating most affected na country kaya po talagang mababa talaga ang magiging effect kasi yung tinatawag nating yung kanyang ano yung frequency at saka yung tinatawag natin na sinasabi po ng mga expert na talagang yung kanyang vulnerability sa na magkaroon ng infection sa COVID ay mataas po. Pero ang sabi naman po ng ano ng ating mga expert na ang Sinovac po is 100% protecting you from the severe ano severe diseases at saka po yung tinatawag na severe ano severe cases at saka po yung hospitalization. Maybe we can explain mamaya po ni Secretary Duque yung ano po yung ano po ng ano ng ibig sabihin po ng efficacy ng severity po. If I may, Mr. President, yung unang-una po, yung bakuna, apat po ang kanilang epekto. Number one, it will reduce death. Number two, it will reduce symptomatic cases. Yung pong may sakit, ma-prevent yung symptoms, yung sipon, yung ubo, lagnat. Tapos, i-reduce, mapapababa din niya yung kaso ng asymptomatic cases. May virus ako pero wala akong symptoms. Pati yung bilang na yon babagsak because of the bakuna. Number four, sir, it will also prevent hospitalization. And therefore, and it will prevent progression to severe form of COVID-19 infection. And therefore, prevent hospitalization. Now, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac, based on their clinical trial data, 100% ang efficacy rate nila in preventing severe COVID infection. Eh, yun naman, sir, ang importante, kasi yung namamatay galing dun sa severe. So, if you're able to prevent severe infection, wala mamamatay. And Sinovac belongs to that group that offers or provides 100% efficacy or effectiveness, sir. So, I am not surprised that some countries, despite the the indications in the issued emergency use authorization, they opted to still include their healthcare workers within the age group of 18 to 59 years of age, Mr. President. So, tonight, the Interim National Technical Advisory, National Immunization Technical Advisory Group is currently meeting, Mr. President. Baka magbago pa yung indications for the use of the Sinovac vaccines. So, we are waiting. Perhaps late tonight, we'll be able to get a more definitive recommendation of our NITAG. So ito po yung mga experts from various fields. We have immunologists, we have epidemiologists, microbiologists, sociologists. Lahat po yung mga yan. Nag-uusap po yun, sir. There are only 10 countries today. In fact, 75% of all vaccination, 75% ng lahat ng bakuna nakuha ng 10 countries, 10 lang. Yung 130, wala. So, maghintay tayo at sana, hindi naman ako ng ano, I'm not trying to, I said, pontificate here. Yung in the meantime, just better follow government at iliwasan yung mask. Ito, it can save you a lot of trouble and expense. Ito, simple lang ito. Sa bagay yung mga hold up, pero hindi na masyado mahirapan sa nain ng mga animal na ganito. Ito lang. Tapos, huwag naman yung ano, gamitin ninyo, kita ko daan yung ano ninyo, ang nagsasalita ganun. Wala na. Ay, ngayon na, na-inhale. Papasok sa hinga mo yung iba naman, ganun na.
Ay, buhay. The problem is, ito ganito. How do you solve the problem? Well, I leave it to the local chief executive, governor, mayor, barangay captain. Yung mga tao na walang-wala talaga. Hindi makabili ito, kabilihin mo ito. Yung ibang walang ang pagkain, hindi makabili ng ulam. The provincial government and the municipal governments and the city governments, I require you to buy and give it for free. Kung ayaw ninyong gawin yan, ako ang magdala ng bakuna doon sa lugar ninyo. I will go to the city hall at ibigay ko yung... Ayan, ayaw mo magbili, ako ang mag-deliver. Ibigay mo sa mga tao. Ayaw mong gumastos, ako ang gagastos. So I hope that does not really happen. I hate to be pugnacious about it. Kipag-away ka dyan. Sana makaintindihan na lang tayo na ano itong problema atin lahat. So ilang-ilang how many countries, ilan pa lang ang meron. Again, ay seventy-five, 75% nandiyan lang sa 10 na ang iba tayo, pati tayo wala. Canada nga na kapitbahay ng Amerika, nagdadamutan pa sila. Kinocorner talaga ng Amerika lahat ngayon. Kasi they have about 270 million people. Well, 332? Million, oh. Yes sir. All the statistics, walang binasaw ko na yun. So, 300, my God. Tapos, dalawang, may booster pa. Aabot pa ito ng, ano ha, be very careful. Ako naman, I've been criticized. Tama kayo. Na ito si Duterte, nagsasalita, hindi naman sinusunod. Tama kayo. Na hindi naman nagmamask. Tama kayo. Eh, hindi ho ako hold upper na sanay magsalita nitong naka kaya dinatanggal ko. Now, I run the risk of baka ako madali rin yung hirap na hindi makahanap ng solusyon. If you have something to ask me for help or for advice or for an action, inaapi-api ka, palamin mo lang ako, sumulat kayo dito, malakan yan. I have a staff for that kind of thing. And we will respond. Hindi lang kaagad-agad, but we will respond. So, I have said enough. I hope that to find you in maski na ano, basta komportable lang kayo. At magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.